Hello, ako si Rambo Talabong. Narito tayo ngayon pa rin sa Tondo sa Manila, sa labas ng Botohana Gregorio Perfecto High School. Latest development ngayon ay merong wall ng mga policemen sa likod natin para pigilan ang mga late voters, mga tao na pumasok beyond 7 p.m. Sa likod natin, hindi ko alam kung makikita nyo, doon sa other side of the street, may mga botante pa dyan na gustong humabol. Meron mga botante na gustong humabol dyan, nakikiusap sa mga officers ng COMELEC, mga taong nandito, mga volunteers, kung pwede pa silang bumoto. Pero ang sabi, hindi na talaga pwede kasi late na. Meron nga tayong narinig din kanina na nagtatanong, pwede ba bukas ng umaga kasi may trabaho ako buong araw, baka naman pwede akong bumoto bukas. Pero hindi talaga pwede, 7 p.m. na. Tapos, nung nag-usap yung mga tao doon, nakita natin napakarami mga pulis na nagsipasukan dito. At nakita natin gumawa silang formation, ito sila ngayon. Talagang isang dingding. Talagang dingding sila dito, isang barricade ng mga pulis sa Tondo, sa Manila, para mapigilan ng mga tao na gustong humabol. Alam niyo, itong pinakamalaking pagpapakita ng puwersa ng pulis na nakita natin ngayong eleksyon. Nanggaling tayo sa Cavite kanina, wala masyadong pulis, nasa labas lamang sila. Dito sa Tondo, sa Manila, nakita tayo ng mga pulis na may baril. Merong members ng Philippine Navy para lang maayusin ang mga pila. Mag-usap tayo kanina sa isang policeman, hindi ko na kung yung pangalan, pero siya ay taga Manila Police District 4. Itong kinasasakupan nila sa Tondo. Ang sabi sa akin, red alert daw sila. Meron daw warning talaga at hinabihan sila na talagang naka-full battle gear dapat. At dagdag na lamang ang mga polis na nasa likod natin. Dagdag puwersa. Actually, kinausap itong mga polis na nasa likod natin kanina ng kanilang bossing. Dito sa area na to, ang area commander nila. Si Colonel Robert Domingo. Ang sabi niya kanina, habang kinakausap mga polis sa likod natin, huwag na makipag-away sa mga tao. Keep it cool. Kasi pagod na yung mga tao ngayong oras na to. Alam pa sa alas 7 at naghintay sila ng ilang oras buong araw. Nainitan sila. Pati mga polis nainitan. Huwag na daw makipag-away. Wala na daw oras para makipag-away. Wala na oras para magkaroon ng insidente kasi tapos na ang botohan. Kung titingnan natin yung nasa likod nila, dere-derecho pa rin ang pagpila ng mga tao. Meron pa rin mga tao naghihintay na bumoto. Kunin ko lang ang oras ngayon, 7:39 p.m. 7:39 p.m. So 40 minutes after the end of voting period, meron pa rin bumoboto, gustong bumoto. At ito yung mga nakapasok ng cut-off. Alam niyo, sobrang kitang-kita at ramdam na pisikal yung pinagkaiba ng mga nakapasok at ng hindi. Kasi ito talaga ang tumatayo na dumidistansya sa pagitan nila. Isang pader ng mga pulis sa likod ko ngayon nakatayo para hindi na makahabol ang mga tao. Papakita ko ulit, mga tao naghihintay doon sa kabilang bahagi ng kalsadang ito. Subukan natin kumusot ng mga tao doon kasi itong mga pulis naman dito hindi sila gagalaw. Subukan natin kumusot ng mga tao ang gustong bumoto pa at 7:40 p.m. Again, sa mga sumama pa lang sa atin ngayon, tayo ay nasa labas ng Gregorio Perfecto High School sa Tondo, dito sa Maynila, sa capital ng Pilipinas. Talagang dito sa Manila. May mga gusto pa rin bumoto, pero hinaharangan na sila ng isang pader ng mga pulis. Dito, kitang-kita nyo rin ang mga pulis na naka-full battle gear. Ang sabi sa atin kanina, naka-full battle gear sila kasi naka-red alert pa rin sila dito sa Maynila. Ito, walang ganito kanina, meron ng lubid. May lubid na nakatali para hindi makapasok ang tao. So meron nang pader ng pulis doon, meron pang lubid dito para hindi makapasok ang mga taong hindi na umabot sa cut-off. Meron po bang pwede makausap sa inyo? May interview? Para nasa ninyo? Oo, sir. Teka, meron po tayong ditong taga-PW. Hello, sir. Ano bang pangalan ninyo? Christian po, sir. Christian. Apelyado niyo po? Manalo po. Christian Manalo. Sir, anong oras kayo? Galing pa po Lucena eh. Galing ka Lucena? Sa Quezon? Oo, Quezon po. Anong oras ka dumating dito sa Tondo, sa Maynila? Mag-aalas 6 po. Mag-aalas 6 na. Pero, nakaabot ka ba sa cut-off nila? Cut-off na po eh. Pagdating ko, cut-off na po. 7 p.m. na. Nakiusap ka ba? Nasabi sa iyo? Sa COMELEC na rin po eh. Kinatop na rin po. So ngayon, anong ginagawa mo ngayon, kuya? Magpapaano sana ako. PWD naman po. Katingin mo ba? May sinabi bang tutulungan ka kahit ano? Dahil PWD ka, wala.
Okay, ano nararamdaman mo ngayon? Eh, siyempre, yung gusto namin presidente, hindi namin maboto. Okay. Nasayang yung boto mo, ganun ba? Pero maghihintay ka ba? Hanggang anong oras ka? Maghihintay ako kahit ano. Kasi dyan din po ako nakatira, sir. Okay. So, bahay mo nandun? Ako, nandito po. Yung pamilya ko po nandyan. Pangalan mo nga, kuya? Christian Manalo. Christian. Bali, si Kuya Christian Manalo, taga Tondo sa PWD siya. Hindi siya nakaabot sa cut-off. At alam nyo, nakatira daw siya dyan sa looban. Sa looban, pero hindi siya makapasok kasi nga... Kasi hindi pa po ako tapi. Ay, hindi pa ako nakaboto. Hindi pa siya nakakaboto at saka may lubid na meron pang pader ng mga pulis. Kayo po, nanay, isa pa ditong ano? Ano po kayo? Ano po kayo? Poll watcher. Ang kasama naman natin ngayon ay hindi botante pero poll watcher, yung uma-assist ka sa loob. Nakaboto na siya. Pero hindi siya makapasok ngayon. May dala siyang tubig sa kanyang, para sa kanyang mga kasamahan. Nay, anong mensahe nyo ngayon sa Comeneg? Anak nyo nandun sa loob. Anong paliwanag sa inyo? Bakit di kayo pinapapasok? Utos daw ng Comeneg kaya hindi na sila pinapapasok. Bali, pakita ko lang sa inyo yung ano, ang gano'ng karaming tao dito. Siguro 12 na mga tao nasa labas dito ngayon na humahabol sa botohan, dito sa may Tondo, sa Maynila. 12 na. Marami pa rin to boto. Bawat boto talagang mahalaga sa grado eh. Pero hindi na sila nakahabol. Ulitin ko lang, tayo nasa labas ng Gregorio Perfecto High School sa Tondo sa Maynila. Dalawang layer na pumapagitan. Ang mga pumapagitan sa mga tao naghihintay, sinusubukan pumasok, may lubid na, meron bang pader ng pudis sa loob. Tingnan natin ang pinakabagong sitwasyon doon. Samahan niyo ako. Nandito pa rin tayo. Ayan. May naglilinis na dito. Ang mga tao dito, kumukunti na yung sumusubok na pumasok at bumoto kasi na late na. May isa tayo nakausap kanina, si Kuya John Manalo. PWD siya na nanggaling sa Lucena pa, hindi na nakaabot kahit na taga dito siya nakatira sa loob. Ang mga taong susubok na lumampas ng lubid, ang kanilang makakaharap ay ito. Isang pader ng mga pulis ng Maynila. Subukan natin tingnan kung ano ang pwedeng makita pa ng tao sa likod. Pwede tayong dumaan kasi media tayo. Pero ito, subukan natin sumingit dito ah. Bawal ang media? Media rin. Bawal ang media. Media, bawal din pumasok. Okay. Sinabihan tayo ngayon lamang, tayo, member of the media, na kinukonsider na poll watcher din, na mahalaga talaga nandun ang presensya natin para may balita kung nasa loob. Sinabihan tayo ng pulis dito na bawal na rin tayo pumasok dito sa Gregorio Perfecto High School, kung saan patuloy pa rin ang botohan kahit na 7:45 p.m. Alam nyo, napakaraming mga maling bagay na nangyari dito sa Gregorio Perfecto High School. Ngayong araw, dalawang VCM ang nasira. Mga tao siksikan dito sa kalsada. Sira ang kanilang health protocol. Dikit-dikit sila. May mga taong natulog na dyan, nakaupo. Hindi alam po ano mangyayari. Walang impormasyon na binibigay sa kanila. At ngayon, napakaraming pulis sa labas na pinipigilan ng mga sumubok na humabol. Sa mga sumama lang na sa amin ngayon, ako ulitin ko. Ako si Rambo Talabong. Gusto nyo panoorin ko anong eksena pa. At kung gusto nyo malaman kung anong kusunod na mangyayari, sundan nyo kami sa Rappler. Hindi pa tapos ang aming pagpapaliwanag at pag-uulat dito sa Tondo, sa Maynila. Maraming salamat sa panonood.